Okay mga kapuso, kahit po gaano tayo kabisi, pwede pa rin tayong magluto ng something special for our loved ones, lalo na kung quick and easy lang naman ang recipe. Tulad po ngayon, maraming umiiwas ng mga karne dahil mag-Holy Week na. Subukan po natin ang Tuesday version ko ng mushroom, peppers, and sichero in oyster sauce. Painitin natin ng konti yung mantika. Yan. Low heat muna mga kapuso kasi madaling masunog yung garlic. Gustong-gusto ko kasi yung garlic pag medyo pa-crispy na, pero hindi naman crispy. Kasi gusto ko yung medyo nangunguya ko yung garlic. Maglalagay po tayo ng butter. Parati po natin isipin na hindi natin pwedeng ilagay yung butter agad-agad nang walang mantika kasi madali pong masunog ang butter. Alam niyo ba na ang first ever recorded student protest sa Harvard University ay nagsimula dahil sa butter? Isang estudyante raw kasi nagreklamo dahil sa masamang amoy ng butter, which for him he said, "Behold, the butter stinketh." The student was suspended but the following day, nag-walk out sa klase ang mga estudyante at nagprotesta sa mga hallway and dining hall ng Harvard University. Since then, nakilala araw na yon as the Great Butter Rebellion of 1766. Pero sa panahon ngayon, kung hindi mo trip ang butter at bet mong magwelga about it, butter luck next time. Ilagay na natin yung portobello mushrooms. Pwede po nating, sabi ko nga po kanina, di ba, ang ginagawa ko to sa karne ang gamit ko, yung beef. So parang i-grill nyo lang siya. Tapos na-discover ko na pwede rin pala siyang gawin sa mushroom. So ito. Yan. Isa-isang tabi muna natin yung mga mushrooms na luto na. Yan. Sarap. I'm sure pag niluto nyo to, hindi na kayo makakapaghintay na i-plate ito. Yan. Pwede na yan. Okay. Let's set this aside. Yan. Sayang yung mga garlic. Kung hindi nyo gagamitin later. Ayan. Okay. Same pan. Sayang naman yung mga naiwan kasi dito na pampalasa. Ang mushroom, wala naman talagang masyadong lasa yan. Lagyan nyo na agad ng asin. Ayan. Pwede na nating ilagay ang butter. Mahilig kasi ako sa butter eh. Habang nag-melt yung butter natin, pwede na nating ilagay ang ating luya. Yan. Ilagay na natin ang ating bell peppers. Ito, madaling maluto itong mga bell peppers eh. Saka yung luya. Kaya ilagay na natin ang ating oyster sauce. Pero ilagay ng high, medyo mataas yung apoy. Kasi nag-iiba nga ang lasa ng mga ingredients pag medyo mataas yung apoy, pag medyo mainit. Ako, ang bango. Ilagay na natin ang ating sitsaro. Pag medyo paluto na yung ating sitsaro, o may tip pala ako sa mga sitsaro ha, iba-blanch nyo siya sa mainit na tubig, tapos bigla niyong ilalagay sa cold water para crispy pa rin siya. Ayan. Tapos ilalagay na natin ang ating soy sauce na merong cornstarch. Pero hindi natin pwedeng ilagay doon agad kasi maglalasang paste yan. Kailangan kakanawin natin ng konting tubig yung ating cornstarch. Ayan. Turo sa akin ng nanay ko kasi nagiging parang paste. Kaya kailangan tunawin muna natin siya talaga sa tubig. Pag tunaw na yung cornstarch, pwede na nating ilagay yan. Ito mabilis lang to kasi madaling maluto yung cornstarch. Madali siyang mag-thicken lalo na pag mainit yung ating kawali. Yan. Okay, ngayon, ibabalik na natin yung niluto natin kaninang
mga mushrooms. Isama nyo na yung pinalutong nating mga garlic. Yan. Alright. Luto na siya. Okay mga Mars, tikman na natin itong aking niluto. Basta ikaw gumawa niyan, siguradong napakasarap. Ako sana. Ito kasi, parati kong niluluto ito dati pag yung gahol ako sa oras, o yung gutom na ako. Healthy-healthy pa din. So yung dito lata, gahol ka na sa oras no, na nakapag-chop ka pa ng gulay. Fairness. That's why you're my lodi. That's why you're my idol. At saka sabi ko nga, di ba, ikaw yung papakain ko, kaya dapat masarap yan. Ayoko masira sa lodi ko. Alam mo naman yan, Mars. It smells good also for Mars, Cindy. This is mushroom. In oyster sauce. Nice. With chicharro. Ang ganda ng mushroom. Mm-hmm. Yeah, it. That's nice. I hope you like it. Actually, on certain days, beef yan or fish. Pero dahil nga mag-Holy Week ngayon. We changed it to mushroom. Mm-hmm. Very good. Good idea. Yeah, I like it. Yummy. Yummy talaga. Okay.